ang pag-aalsa ng tablot noong 1621, nakilala rin bilang Rebolusyong Tablot o pag-aalsa ng tablot, ay pinangunahan ni Tablot isang babaylan o katutubong pari mula sa isla ng Bohol sa Pilipinas. Hindi alam ang tungkol kay Tablot, maliban na siya ay isang Tagalogenyo ng Paring Tupas sa bayan ng Antequera na namuno sa isang bilang ng kanyang mga pagano na tagasunod upang makipagbaka sa isang relihiyosong biyera laban sa mga Espanyol sa takot na ang kanilang bathala ay mapalitan ng Diyos ng relihiyong Katoliko. Ang kilusan at pag-aasa ni Tablot ay naiimpluwensyahan ang iba pang mga pinuno na tumanggi sa pagiging supremo ng Espanya upang maghimagsik. Isa sa ganoong pag-aalsa ay ang pag-aalsa ni Bangkaw sa Leyte na naganap din noong 1622 at pinatay din ni El Carazo. Ang pag-aalsa ni Tablot ay isa sa dalawang makabuluhang pag-aalsa na nangyari sa Bohol noong panahon ng Espanya. Ang isa pa ay ang Rebolusyon ni Dagohoy na itinuturing na pinakamahabang paghihimagsik sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang paghihimagsik na ito ay pinangunahan ni Francisco Dagohoy, nakilala rin bilang Francisco Sindrihas. Mula 1744 hanggang 1829, nakatampok ang Tablot sa watawat ng lalawigan ng Bohol bilang isa sa dalawang bulos o katutubong espada na may tuktok at mga gwardya. Ang dalawang bulos na ito na nakahilig na nasa kaliwa at kanan ay naglalarawan ng mga pag-aalsa ni Dagohoy at Tablot na sumasagisag ng isang tunay na Boholano ay babangon at kalabanin. Ang pinangangalagaan ng mga kadahilanan ay isinasama sa isang bagay na lampas sa katwiran o pagpapaubaya. Ayon sa mga salitang Kastila kay Father Juan Medina, kasaysayan ng Agustinian Order sa Pulo ng Pilipinas, 1630. Nakakuha ng mga tagasunod si Tablot nang siya at ang kanyang mga pari ay nagpakita ng mga himala sa paligid ng mga nakapaligid na nalim. Tutusukin niya ang mga poste ng kawayan gamit ang isang maliit na kutselyo kung saan mag-agos ang bigas at alak mula sa mahika. Ang isa pang account ni Father Timorelio Villarte, Historia de Filipinas, noong 1749, ay nagsabi na ipinangako ni Tablot sa kanyang mga alagad na ang mga sandata ay tatalsik sa kanilang balat. Ang mga vivoco vines ay magbibigay ng dalisay na alak. Ang mga dahon ng puno ay magiging saranga o isda para sa pagkain at mga dahon ng saging na lino para sa damit. Pinangako niya sa kanila na sa sandaling ang isang dambana ay nilikha sa pag-iisa ng mga burol na siya at ang kanyang mga tagasunod ay maaaring mamuno ng isang buhay na puno ng biyaya. Salamat sa mga himala na ibibigay ng diwata. Malaya rin sila mula sa buwis at mga tungkulin sa simbahan na hinihiling sa kanila ng mga otoridad sa Espanya. Mabilis siyang nakakuha ng mga tagasunod na marami naman ay nagtungo sa iba pang mga nayon na gumagawa ng parihong himala at ipinangaral ang kanyang mensahe bilang kanyang mga pare. Ipinangaral niya na sa kanyang mahika ang mga katutubong Diyos na ibig sabihin ay protektahan sila mula sa mga sandata na Espanya at mapapatay nila sila mula sa isla. Inatasan niya ang kanyang mga tagasunod na mangalap ng maraming kalakal at bigas upang makapagtayo ng isang blawarte sa paanan na umaasa sa isang paparating na atake. Apat na mga nayon sa paligid ng mga bayan ng Lubok at Baklayon ang tumalikod sa kanyang kilusan. Sa kabuuan, nagtayo umano si Tablot ng isang dambana para sa diwata na napapaligiran ng daan-daang mga kubo ng kanyang mga tagasunod sa kalaliman ng mga bundok.
malawak at malawak ang kanyang mensahe sa buong rehiyon ng Kabisayaan, kasama ng mga pintado at Leyte na nagpukaw sa alarma ng mga lokal na pari sa lungsod ng Santissimo Nombre de Jesus. Hinimok ng mga pari ang alkalde na alkalde ng Cebu na si Juan Alcarazo na gumawa ng aksyon laban sa mga Bulano upang mapigilan ang pagkalat ng kanilang kilusan. Si Alcarazo nagdadalawang isip na kumilos dahil wala siyang kahintulot mula sa kanyang nakakataas na gobernador general na si Alonso Fajardo. Sa ilang mga account, nagpadala umano si Alcarazo ng mga mensahe sa mga rebelde para ibigay ang kanilang mga bisig na tahasang tinanggihan ng mga Buholano. Sa wakas ay nakakumbinsi siya ng mga pari na kumikilos ng maaga upang matanggal ang isang buong sukat ng pag-aalsa na maaaring kumalat sa iba pang mga isla. Pinagsasama-sama niya ang isang maliit na kontingente ng 50 Espanyol at 1,000 katutubong tropa. Karamihan sa mga mandirigma ng shallow na armado ng mga espada at kalasag, pati rin ang mga baril. Na galing sa Espanyol. Ang isang sulat ni Duarte ay nagdagdag na ang kontingente ay binubuo ng mga Cebuano, pati na rin ang mga mandirigmang kapangpangan na may isang paring Espanyol. Ang kabuuang puwersa na may bilang na higit sa 1,000. Pagdating sa Bohol gamit ang 4 na karakoas, nagsimula silang magmartsa sa araw ng bagong taon ng 1622 na hinahanap ang kuta ng bundok ng mga tagasunod ni Tablot. Ang paglalakbay ay tumagal ng 5 araw sa pamamagitan ng matarik na lupain at mga latian. Ngunit sa wakas ay nakarating sa kanilang base. Sa 6 na araw, nagsimula ang hidwaan sa mga rebelde na pumatay sa isang katutubong kaalyado sa isang pagtatalo. Kinabukasan pagkatapos nito, tinatayang 1,500. Malakas na puwersa ang inambos ang Spanish vanguard na ipinagtanggol ng 16 na trupa ng Espanya at 300 na mga katutubong kaalyado. Ang mga sundalong Kastila at Cebuano ay nagpaputok ng mga bolto ng musket na binaril sa mga Bulano na pumatay sa marami. Napilitan ang mga tauhan ni Tamblot na mag-atras sa isang kagubatan ng kawayan. Hinabol sila ng tropa ng Espanya. Ngunit natalo ng biglang malakas na ulan. Hinimok ni Tamblot at ng kanyang mga pari ang kanilang mga tagasunod na ang ulan ay isang himala mula sa diwata. Sa kabutihang palad para sa mga puwersang Kastila, ang mga kalasag ng mga Cebuano ay nagawang panatilihing tuyo ang mga baril mula sa ulan, nagpapatuloy na napakalaking pinsala laban sa kontra-atake ng Bulano. Ang pagpapatuloy na valley ng apoy ay gumuho na siningil ang mga taong masigasig sa Bulano na sapat upang masira sila. Karamihan ay pinadalhan ng pagtakas palayo sa mga bundok. Ang trupa ng Espanya pagkatapos ay sinamsam sa kuta na may isang taong may batong pagdududa mula sa kung saan ang mga katutubo ay naghagis ng mga bato at mga lupa at putik. Sa panahon ng labanan, tinamaan umano si Alcarazo at binagsak sandali ng isang bato na itinapon ng kaaway. Nakuha niya muli salamat sa proteksyon ng kanyang helmet at mabilis na nagrally ang kanyang mga tropa. Itinaas ng mga tropa ang kanilang mga kalasag habang sila ibinato ng mga bato at sa paglaon ay nakakuha ng akses sa Redab. Ang pagpatay sa mga tagapagtanggol ay sumunod. Ang kuta ay nakawan, nadambong ng pagkain, ginto, pilak at kampanilya ay nakolekta. Sa loob ng 4 na araw,
hinabol ng mga tropa ng Espanya ang marami na tumakas. Alinman sa pagpatay sa kanila o hanapin silang patay na sa gutom. Ang kolonyal na tropa ng Espanya ay nagpakalat o pumatay sa natitirang mga tagasunod ni Tablot. Ang ilan sa mga pinuno ay nabitay at ang natitira ay binigyan ng amnestiya. Ang ilan sa mga naabutan nila ay hinatulan ng pagkaalipin ng 10 taon. Bumalik ang mga tropa sa lubok. Nag-iwan si Alcarazo ng isang pangkat na makatutubong tropa. At sa loob ng ilang linggo ay nakarating muli sa tagumpay ng Cebu. Pagkalipas ng 6 na buwan, isa pang pangkat ng mga rebelde ang nagreporma at nagtakda ng isa pang batayan sa tuktok ng isa pang bundok. Muling bumalik si Alcarazo. Si Alcara kasama ang maraming tropa. Matapos ang isang masamang paitaas na kampanya kung saan ang puwersang umaatake ay ginigipit ng mga tagapagtanggol habang dahan-dahang lumalaban sa matarik na kuta ng bundok na nagdulot ng maraming pagkalugi. Nakarating sa tuktok ang mga puwersang Espanya matapos ang isang mabangis na labanan. Ang mga tagapagtanggol ay natalo muli ng apoy ng musket. Ang mga katutubo ay alinman sa paggalaw at pagtakas o pumatay ng diretso sa pagtapos sa pag-aalsa. Binigyan ng papuri si Alcarazo. Ang bahagi ng nakolekta niyang war bond ay ginawad sa kanya ng gobernador para sa kanyang mabilis na aksyon sa buhay. Dito po natapos at ito ang pagkatalo ng pag-aalsa ni Tamblot.